pinakamasarap talaga na sinigang sa amin yung may malambot na buto-buto at saka may hipon. Tara, gawin na natin to. Lutuin muna natin ang mga hipon. Buksan na nga po sa medium-high setting. Pagka mainit na ang mantika, ilagay na ang mga bawang. Saka na ito gisa-gisahin hanggang sa maamoy na ang bango nito. Yan, mabango na ang bawang. Ilagay na ang mga hipon. Timplahan ng isang kutsarita ng asin. Saka na ito patuloy na lutuin hanggang sa magkulay orange-red na ito. Yung pagkaganyang kulay na oh, pwede na itong hanguin at ilagay na sa separate na lalagyan. Ngayon, pwede na itong itabi. Sa kaparehas na pinaglutuan, ilagay na yung pork spare ribs. Ito yung malambot yung buto. Igisa-gisa lang ito hanggang sa hindi na ito mukhang sariwa. Yung ganyang itsura oh. Ngayon, pwede nang ilagay ang mga sibuyas. Pag naamoy na yung bango ng sibuyas, pwede nang ilagay ang patis. Lutuin lang ang patis ng isang minuto, saka na ilagay ang mga kamatis. Ngayon ay pwede na itong takpan, saka na i-adjust ang apoy sa pinakamahinang setting nito. At patuloy pa itong lutuin ng 5 minuto, o kaya ay hanggang sa malambot na ang mga kamatis. Pagkatapos ng 5 minuto, ayan o, malambot na yung mga kamatis. Para mas masarap ang sinigang, ligisin lang lahat ng kamatis. Ganyan lang oh. At ito naman mga balat ng kamatis, itatapon na ito. Ilagay na ang 2 tasa ng gabi. Sa paglalagay nga pala ng tubig, dapat ka-level lang ito ng mga rekado. O kaya 2 inches lang above the ingredients. Ngayon, pwede na itong takpan. Saka na i-adjust ang apoy sa pinakamataas na setting nito. Pagka ganyang kumukulo na, i-adjust ng apoy sa pinakamahinang setting nito. Saka na ito patuloy na lutuin sa mahinang apoy ng 50 minutos. O kaya ay hanggang sa mapalambot na ang karne. Pagkatapos nga ng 50 minutos, ayan o, napalambot na natin ang gabi. Para mas mapasarap at mas mapalapot pa ang sinigang, magliligis pa ako dito ng mga ilang piraso ng gabi. Matapos nito, pwede nang ilagay ang labanos. Mga siling pansigang, isang kutsarita ng chicken powder, isang kutsarita ng asin. Na-check ko na nga pala kanina itong karne pero hindi ko na ipakita, kaya ulitin ko. Ayan o, malambot na. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Nagimas yun. I-adjust na ang apoy sa medium high, saka na ito takpan at lutuin pa ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, yan o, kasarapan na ang lambot ng labanos. Gusto ko na rin yung ganitong lapot ng sabaw. Halos nakaluto na tayo, kaya pwede nang ilagay ang mga gulay. Ilagay na ang umbok. Maglalagay din ako dito ng pechay. Saka na ito lutuin ng 3 minuto pa. O kaya ay hanggang sa makuha na ang gustong lambot ng mga gulay. At pagka malambot ng mga gulay, pwede nang ilagay ang pangasim. Dahil nga pala sa wala kaming sariwang sampalok dito, kaya lemon na ang gagamitin ko dito. Paalala lang pala, ilalagay lang ang pangasim pagka napalambot na lahat ng gulay. Mas masarap kasi talaga ang pagkakaluto ng gulay pagka ganun. Ganun din na ilalagay lang ang mga hipon bago ito kainin, para naman hindi ito ma-overcook. Hindi na kasi masarap talaga ang hipon pagka na-overcook ito. Ayan o, ready to serve na to. Lamay kayon mga anin. Para sa lahat ng mga nanonood dito sa Pinoy Spicy Kusina, sa lahat ng mga followers namin, ganon din kina SG Turon at sa lahat ng mga followers din namin sa Filipino Fiesta sa Singapore, binabati namin kayong lahat ng maligayang bagong taon. Maraming salamat po sa lagi ninyong panonood sa amin.